tengo todo lo que tiene Lolito. La, si Ate umirap lang, yun na ang kontribusyon sa political conversation? So, sagutin na nga natin ang tanong ni Ate na maliban daw sa pagkapanalo ni BBM, ano pa daw ang nagawa niya maliban sa pag-party after ng eleksyon? Ready na ba kayo? Let's do this! So, hindi natin gagawin ang style ni Ate. Ang gagawin natin ay magbibigay tayo ng data at ng mga totoong impormasyon. Hindi lang tayo dito ngingiwi o mang-iirap. Napapagod na din kasi ako na makita ang kamangmangan ng mga reklamador at mga kakamping na to tungkol sa wala daw nagawa si BBM after ng eleksyon. So, sagutin na natin. Noong Mayo pa lang at hindi pa man din siya opisyal na pangulo, ay ginagawa niya na ang trabaho nito. Kahit siya ay dapat na nagbabakasyon, ay apat na mga malalaking bansa ang kumausap na sa kanya. Again, hindi pa man din siya opisyal na pangulo at free time niya sana to para sa sarili niya, pero nagtatrabaho na siya. Tungkol naman sa drugs ay milyon-milyon ang nasasabat halos araw-araw. At marami na ring mga involved sa drugs ang mga nahuhuli. At yung issue ni Jovelyn na kung saan-saan na nakarating, binuhay na pati yung snake-like creature sa may Robinsons, na naging dahilan para lumabas ang iba't ibang mga videos tungkol sa kidnapping at mga issue na napatunayan na hindi naman totoo at yung iba ay mga prank lang naman. So sa buong buwan ng Agosto ay sinasabi nila na lumala ang krimen sa panahon ni BBM. So dahil gusto kong malaman kung totoo ito, chinek ko ang datos ng July at August crime rate ng Pilipinas kung lumalala nga ba. Ayon dito, noong July ay merong 30,802 na mga krimen sa buong Pilipinas. Habang noong nakaraang buwan ng Agosto naman ay 30,083 na lang ito. So bumaba siya. Maliban doon, tumataas din ang crime efficiency rate ng ating kapulisan. At ang mga krimen na katulad ng murder, homicide at iba pa na kasama sa ating focused crimes ay bumaba din from 2,798 to 2,768. So bahagyaman nito pero hindi totoo ang pagtaas. Maliban sa napababa sa 70 pesos ang presyo ng asukal ay may mga natanggal din sa SRA. Nagkaroon ng reorganization sa ahensya at pati sa customs ay may mga natanggal. Tumaas din ng 7.4 ang ating GDP growth at nag-uwi ng 800 billion investment pledges ang ating Pangulo. Madami pa sana pero kulang sa oras.